Colocamos alarma a la 1:45. Dili ko nga po yung matulog ko tiprano kay malakad ko sa kuwahan sa istansya. No? Naligo ko na ipupa ko si Mrs. alas 2:20. Siling ko, you have 40 minutes to prepare. Ha? Kaya alas 3, kinanglan, makalakata. Oh, so, ang this pastor Jonathan, si Banan Jumbert, at si Missionary Ray Garcia, no? A missionary from First Baptist Church of Hamon, Indiana. So, yung pastor si Mrs. Pastor John Wilkinson. Engineer ni sa may profesyon, wapo trabaho, yung asawa, nurse, but they surrendered to the Lord to be a missionary to the Philippines. No? So right now, be called. Okay. Si Brother Ray. The first time that we went to the States, why kami kilala? So ang bata na mo, ang bata yan was mintay. Garoon wala kami istihan. Kita mo kung ano kayo ginoon, no? Kumulang si Elijah ba? Ito yung parang nangadaan ng mga buta na kinanglaro niya. Okay? When you obey the Lord God, you just lay down everything, no? Pag-imit siya, huwag ilaway ka ba rin, ha? Okay? So, ako na, by the way, dito kami nag-stay sila pala yun. Kung nagwali ko siya, the drive. Oh, it's like family to us, so, pag silig yan na makanto sa sabon, sige, sige. No. Nag-isulay. Okay? He was in Thailand. And pag sulod dyan dito, yan pala dyan dyan siya. Isa ka missionary ka Amerikano. You go home, you cannot build a work in Thailand. I was there for 7 years. Yung wala resulta ba? Pero sila ni Pastor Missionary to Thai, it might be that you have laid the foundation. No, you just, why wala makita? Pero you have laid the foundation for us. For 7 years. Karang 24 years na siya, he built 3 buildings. Guwapo yung trabaho pagpakita sa video. Mahibig ka kung magwali siya at tiripin po alihon. Grabe magkita, buhig din ang Diyos. Let's go. Peter place. For somebody who is saved to be serving the Lord in the will of God. Amen. Ang nanay, may baka siya pinagkugos. Why na nagpapili niya gamay? Ihol na ganit eh. Kung sili ko ang pamahaw ka. Doon isin ha? Sa barangay. So, nagawag ang panawas. Si Zacchaeus, pagkasin niya. Wow. Gikritisize pa siya. He proved it. That he was sincere. He was willing to do everything just to please the Lord. Amen? Yeah. Favor and approval. Yeah. Like Abraham, Genesis chapter 12. Now, papunta tayo sa Genesis 22. Pero ngayong umaga ko, I would like to preach on living outside the will of God and living in the will of God. Mira, sometimes makikita natin, money is not always the blessing, no? Sometimes yung friendship, kahit magkapatid pa kayo, pamilya pa, sometimes, hindi naman kayo, oy, ha? Oh, verse number 6, and the land was not able to bear them, that they might dwell together. For their substance was great, so that they could not dwell together. And there was a strife between the herdmen of Abraham's cattle and the herdmen of Lot's cattle. And the Canaanite and the Perizzite dwelt there in the land. And Abraham said at Lot, let there be no strife. I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen. For we be brethren. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the south, to the right. Or if thou depart to the right, the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest and to Zoar. Then Lot chose him for the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves, the one from the other. Abraham dwelt in the land of Canaan,
and Lot dwelt in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. Verse 13. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. May I remind you, what a blessing to be with people not only that loves God, but honor God. Amen? Amen. Kita mo eh. Yung blessing nila actually, hindi naman talaga siya pinagpala dahil ganyan siya. Pinagpala siya dahil kasama niya ay taong sumunod sa Diyos. Amen? Amen. Kaya tulad na sa atin. Kayo mga mikro, the reason why God is blessing you because you are in the right place. Amen. And you are the right pastor that makes his story of God. Amen? Amen. May maraming Kristiyano at alam nila, if they are going to baslayan and they are going to turn their back on God, pagpalain sila. No! No! Maraming mga Kristiyano na nasisira ang kanilang buhay dahil sila po ay tumalikod. Sa tamang lugar, sa tamang tao na ginamit, malaya naman ang mimbro na palipat-lipat ng simbahan, wala talagang pinta yun. Ha? Amen. Go! Misa ng mga pastor ganun din. Akala nila pleasing yun. Ang tahimik tayo. Nausap ko. Si Dr. Lisa Prabino, I don't want to hear problems. Brad, pwede masintol yan within the church. It's not interested or concerned sa kanyang relasyon sa Diyos. Talagang kapagano din ang Kristiyano. May mga Kristiyano that they are more concerned on their work, on their business, on their studies, but they are not concerned in the relationship with them. One another. Was a peacemaker, not a troublemaker. Christians ought to be a peacemaker. Dapat hindi ka troublemaker. Kasi, bakit pinatay mo ganito kasi Father, close friend ko pa naman. So na nag-iinuman kami. Dumating na nag-argue kami. Ano ginagawa na argue nyo? Sabi niya kasi may Diyos. Sabi ko wala. Sabi niya, hindi ako naniwala sa Diyos. Sabi na kaibigan ko, may Diyos, maniwala ka. Ah, talaga ayaw niyo magpawat. Naniniwala talaga sa Diyos. Sa galit ko, pinatay ko. Tapos sabi niya sa pare, Father, ikaw naniniwala ka ba sa Diyos, Father? Sabi ng pare, noon yun. Katlo sa buwan pa. Tulukun mo ng iba niya. Sabi niya, ikaw, Father, naniniwala ka ba? Sabi niya, noon yun. Ngayon, hindi na. Pumunta rin sa natin. Oh.
Grabe. Pero si Pastor Adrian, doon na-bless na rin ako yung Pastor Adrian Acudilla. Dahil 16 years nakaupo lang siya listening to Pastor Jimbo preaching. Pinagalitan, sabi niya, bukas mawala niya yung galit. Marami na kisano. Pinagalitan mo, alis agad. 16 years a businessman. Until one day God called him to the ministry. He was a missionary to New Zealand. At yung mga pila nila, iniipon nila yung cash lang. It was 130,000. Pinalin niya yung mga pastor at binigyan natin 1,000. Ha? Diyos, pinasalamatan mo bang pastor mo? Umalis ka! Dahil ayaw mo magbigay at mag-support na gawain. Pamila, elementary ka pa na sa high school. Nag-college ka, nag-professional ka, nakapasar ka sa board, nakatrabaho ka. Tapos hindi salamatan ng Diyos, hindi mo pinasalamatan ang pastor mo, hindi mo pinasalamatan ng sibay. Silat ka nun. Diyos! Hindi niya. Because of spiritual immaturity. Dahil siya po ay hindi lumago sa kanyang buhay kristyano. He was with Abraham while Abraham worshiped God, while Abraham was making his sacrifice. But Lot never did that. Amen? Amen. Binigyan ng cellphone. Ngayon, mga bata, hindi naman kinig cellphone ng liit pa, 2 years old. Because of what he possesses. Verse 11 to 13, go there. Verse 11. On the plain of Jordan,
And Lot did not choose all the men of Judah. And Lot journeyed east, and they separated themselves, the one from the other. Abram dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord continually. Amen. Alam niyo ba? If you are going to live outside the will of God, ang mangyayari ganito, spiritual blindness. He was not able to see and anticipate the dangers that awaits for them in Sodom and Gomorrah. No, no, continue now. Huwag kang magbago. Don't change your doctrine. Don't change your conviction. Don't change your desire. In the last days. In the last days. Pastor, good morning. Magulang. Lumalaban ka sa pastor. The attitude of the people in the last days. Very scary. Mga young people. Oh, a music. What we need is the preaching of the Word of God. That's the good connection of the Word of God. Not if you work here in 32 years. We have 70 people living in the property. Lunes, kumaganon pa yung bigas. What the Baptist, kumaganon na. That works with you. Yes, sir. Pastor Jonathan has been my assistant pastor for 24 years. Ayaw ko sana mag-missionary. Yung gusto niya. Kahit sinabihan na, wala. Wala na. Not prepared for the damage that it will bring to his own family. Na pinagprehan mo. Yes. Na hindi dihato ang Diyos na desisyon mo. Yes. Ang pira po ay hindi yan makapagbigay ng assurance sa atin. Because riches of wings. Kahit maliit lang yung bahay mo dyan, maliit ang sahod mo, ikumpara doon sa nag-uupil sa'yo, ang pinakamaganda, ang mga bata mo, mga anak mo, madala mo sa church, makatinag sa Discord, makarinig na preaching! Before you're a souvenir, now you're not a souvenir. Before you bring a lot of visitors, now you're not bringing. Late ka na sa Discord, late ka na sa preaching! Pag nagtutong magmahal sa kawain pa yun, kahit ang marinig niya, simple lang. Yes, sir. Talaga may apo yan. Rubbing, finishing, carpentry, electrical, plumbing, painting, we do not pay for anything, mechanics, what? Pag nagpastor ka, paglabas mo, magpatayo ka ng building, okay na lang, hindi ka marunong? Bawat kilos mo, pila? Magkano'ng libor? You ask Pastor Jerry. Yung bili, may 750. May 650. Iyong ang pila mo, 5,000 lang. Ibayad mo sa libor, walang trabaho. Every Christian, every member of the... Pero kung magkabit ka ng mga ilaw dyan, wala yan mong taas dyan. Ang upalakit ng muranas, kung bababa yun. Pero ngayon, turo ka na lang. Pag binilagay ko yung electrical plan, sabi ko, Sato, saan yan? Doon, pastor, okay. Ito, ano? Outlet yan, pastor. Ito, ano? Ito, ano? Ha? He learned. Diba? Man. Ay, wala nakikita na liwanag ang asawa at mga anak. Kaya they were involved in something that is wicked.
Kailangan sa pamahay, may mga tatay dito, your leadership is very, very good. Oh! So I have to kneel down, I have to pray, I have to ask God to supply every need, to supply everything. During the time before he died, laging sumasakit yung ano niya, hindi niya mapigil, ang sakit, terrible talaga. Pero nang the day, na yung anak, alam niya na siguro kung ano siya na mayroon, nag-ikop siya, nag-bihis, tapos yung si Al na nagbantay, pinatulog niya, Al, tulog ka na lang, eh, okay na ako. Walang tulog yung nagbantay, wala ko sa hospital. Pagdating ko, 3:20, balik na ko, pumunta siya, tumakbo, pastor, parang patay din na sa sisya, eh, ginising ko, hindi na talaga eh. Takbo agad ako, eh, ano, tanaw mo, namatay siya. March, sili ko, Lord, at least, we have done our part. Pride! Ask of God's blessing. So yung blessing niya nawala. He came in full. He come out, ano? Empty. Kahit asawa niya, naging puste kasi. Yung anak at mga son-in-laws niya na iwan. Yung anak niya, naku, nakakahiya. Nang lumabas sila, pumunta sila doon sa sewer na lang. Alam mo ba? Pinagkanya mga anak na babae. Paano tayo? Wala nang lalaki, ha? Am I right? Tila ang dumi. They were just thinking about the physical things that they can enjoy in life. Walang Panginoon. If you are going to turn your back on God, you need to live outside of the will of God. Ganito ang mangyayari. Nang panganay, ng elder sister, paano? Paano tayo wala nang lalaki? Si tatay nang naiwan, matanda pa. Pero ganito na lang. Please, tatay. Pag nalasing, ako una. What a wicked life. Alam natin, story ko, tapos ko naman ang kapatid niya. Yung young sister, of God's blessing. I would like to remind you, blessings are just temporary. Don't focus on blessing, focus on the things that God has entrusted to you. Kung ano yung ini-entrust na Panginoon sa'yo, do your best because blessing comes. And the last, wala na yung sa kuwensya si Mama ng Isa. Living outside the will of God produces. It produces spiritual blindness. It dries our burdens for the salvation of the lost people. It diminishes our spiritual brightness in the Word of God. It deprives us of God's blessing. And the last one is, it brings unbelievable and shameful result to those who disobey. And turn their back on God. Ano na lang? Para hindi niya magpapaniwala. Ganito siya. But he was living day by day, seeing and hearing with an unlawful deeds. Ano ako nakikita nila? Ang buhay na hindi maganda at tama. That's why do not be infused with those backsliders. Stay in the will of God. Amen? Parang si siyang tao na natili sa kalooban ng Panginoon. Tinawag ng Panginoon, na Abraham. Ha, ha, ha. At tawag Panginoon. Alright. You look as far as your eyes could see. Wow! You come, amen? You look east from the west. Tingnan mo. Ibigay ko yan sa'yo. Ito ang miracles. Blessings. Darating yan. Sundin mo lang ang kalooban ng Panginoon. Stay. Alis yung iba. Yung nag-aakay sa iyo, alis. Stay.
individual. Listen to your pastor, love your church, get involved in the ministry, live right, do right, amen? And get on the show. Outside the will of God is a very scary, dangerous. Years in the ministry, I have seen people who turn their back on God. Kawawa yung mga anak, immoral. Hanggang yung panakasal, sira ang buhay. Bumalik sa bisyo, sugal, langga, may pira. Pero kahit smile, hindi mo kita. Hanggang ito. Hanggang the challenge, you stay in the room. Amen. Amen. Father, we thank you for being with us. We thank you for reminding us again about the life of blood, the life of Abraham.